Dante, ilang residente o pamilya ang nailikas so far dyan sa Manila? Yes, Mon. Batay sa update o sa ibigay sa atin kanina ng Manila Public Information Office, as of 2 p.m. ay nasa 273 mga pamilya na ang inilikas sa iba't ibang evacuation center. Subalit sa ngayon, Mon, ay halos nasa 500 pamilya na ang nailikas. Sa pilitan ng inilikas ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, ang mga residente sa ilang lugar sa lungsod kaninang umaga. Partikular sa mga residente ng Isla Puting Bato, sa Barangay 20, Baseco at Barangay 128 na malapit sa dagat, na mapanganib kapag may storm surge o malakas na pag-alon. Agad na dinala ang mga ito sa Baseco Evacuation Center, Rosauro Almario Elementary School at Isabelo de los Reyes Evacuation Centers, Barangay 101 Covered Court, Barangay 128 Complex at Barangay 105 Evacuation Center. Hanggang mailikas po natin lahat po ng dapat ilikas at mailagay po sila sa mas ligtas na kalalagayan. Naglagay ng partition tents upang maiwasang magdikit-dikit ang evacuees at masigurong mapananatili ang minimum health standards. Nagdeploy din ng mga tauhan ang Manila Health Department para masuri ang kalusugan ng mga evacuee. Ang sino mang makitaan ng sintomas ng sakit ay agad isa sa ilalim sa swab test at mananatili sa Tondo Quarantine Facility habang hinihintay ang resulta. As we all know, no, yung COVID-19 infection ay marami sa kanila ay asymptomatic. So baka magkaroon ng pagkakahalubilo. So doon sa ating mga evacuation site ay kailangan pinapractice yung ating physical distancing. Samantalang ang Manila Department of Social Welfare ay naghanda ng hot meal at food packs. Sa mga emergency at iba pang ayuda, maaaring tumawag o mag-text kay MDRRMO Director Arnel Angeles sa cellphone number na 0915-915-5263. Mon, nandito nga kami ngayon sa Rosauro Almario Elementary School. Isa ito sa mga pinakamalaking ginawang evacuation center dito sa lungsod ng Maynila. Kung nga makikita niyo sa aking likod mo ay marami pa rin nakapila na mga residente mula yan sa Barangay Isla Puting Bato. At iyan nga ngayon ay ang isa sa mga hamon ng mga nagbabantay dito ng Manila Department and Social Welfare, kung saan hindi na nga namamantini yung physical distancing dahil sa dami ng mga tao dito. Actually, ang capacity nito, Mon, batay dito sa mga inilagay na mga tent ay nasa 50 lamang. Pero sa ngayon, batay sa pinakahuling ulat ng Manila Development and Social Welfare ay nasa 120 na. So ngayon, ang hinahanap nila ngayon ay makagawa o makapagbukas ng panibago na namang evacuation center malapit lamang dito sa lugar para hindi naman kung sakaling mayroong infected ng COVID-19 sa isa sa mga inilikas dito ay hindi naman magkakahawaan. Yan ang ating balita mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Mon. Dante, yung mga sinasabi mo nakapila kanina, ano ang dahilan bakit medyo tumatagal itong pila na ito dyan sa lugar nyo? Yes, Mon. Itong binabanggit nating pila kanina kasi nga tuloy-tuloy yung pagdating ng mga tao dito. Gaya na nabanggit ko kanina, sa galing sa Isla Puting Bato, ito yung lugar na talagang mapanganib sa storm surge. At yung mga kulang din, hindi gaanong marami yung mga tauhan dito ng Manila Development and Social Welfare. Dahil in-expect talaga nila, Mon, ay nasa 60 pamilya lamang. Subalit nga, mayroon pang kailangan pa ng panibagong mga evacuation site. Kaya sa ngayon ay pansamantalang dito muna sila tumutuloy. At isa pa kanina, yung nagkukumpulan sila dahil pumipila nga sila sa mga ibinibigay ng mga NGOs dito na mga pagkain nila sa ngayong gabi, Mon. Maraming salamat, Dante Amento, live mula sa Manila.